Buenos dias, señoritas y señoritos. With Manila there behind me, I would like to welcome you all again to another session of the Walk the Talk with Vlogcaster. Ito yung session natin where we discuss issues of the day while doing my morning walk. So today we are going to discuss the impending the senatorial hearing sa mga abuso ni appointed son of God. Pero ngayon we will again test his heavenly powers. We will again test his malakas daw siya kasi appointed daw siya son of God. In fact, he probably equates himself to Jesus Christ. And I'm referring to Pastor Kibuloy, the head pastor of the Kingdom of Jesus Christ, the name above all names, na si Pastor Apollo Kibuloy. So, tomorrow, bukas na po yung hearing niya sa mga alleged rape na mga batang babae diyan sa mga na mga among his followers, alleged molestation at child endangerment and exploitation of minors, kasi ginagamit naman yan niya mga yan para manglimos hindi lang sa Pilipinas but all over the world, especially sa Amerika. Kaya may number one wanted list siya ng Federal Bureau of Investigation or FBI. Meron rin siyang kaso na dollar salting. Kasi yun nga, niloloko niya. Kasi ni-raid yung mga kwan niya. Nakita yung mga papeles na yun. Mga lista ng mga kinokolekta niya sa mga... imagine nyo yung mga dinadala niya mga bata doon. Pati kwan pa. Kaya nga, dapat investigahan ito. Pati... kwan pa, pambabright pa sa mga immigration officials natin, sa mga Department of Foreign Affairs officials natin, dahil dinodoktor nila yung mga papeles na mga minors, pinapalibas na mga kwan na ito, mga hindi na ito mga teenager, para mapapuslit sila sa Amerika. At doon pinapabeg niya sa street, kawawang kawawa daw sabi ng mga disgruntled members, kasi kung sa isno, halos wala sila mga jacket na kwan sila, freezing to death na sila doon. And then sa lamig, and then sa mga lugar din na mainit, like mga San Diego or New Mexico or Las Vegas or Nevada, nahihirapan rin talaga sila sa sobrang init habang nagbebeg para makaabot ng kuota nila. At kung hindi inaabot yung kuota nila, pinapalo sila, nilalatigo sila. Plus yung isa nga, pero lalaki naman ito na nag-testify kay or willing maging witness diyan kay Senator Lisa Ontiveros, ay binigyan siya ng 100 lashes. At saka yung mga babae naman na nakamit ng kuota, imbes makarest sa gabi, hindi pa tuluyan makahinga dahil they have to give a heavenly bath and heavenly massage sa kay Kibuloy. At after that, siyempre, yung heavenly sex, kasi hindi daw sila papasok sa pearly gates ng langit kung hindi sila makipag-sex kay Kibuloy. So yan, yan ang mga imbestigahan sa Kongreso at sa Senado. Marami ng mga witnesses, mga biktima dati. Sila Arlene Stone na settled na sa Amerika, pero vlogger yan rin na ang binablog lang niya puro yung expose niya kay Kibuloy, which is very good. At least nalalaman ng mundo ang ginagawa ni Kibuloy. At recorded na yan sa FBI records, pati yung pagpupuslit niya ng million-million na hundreds of thousands of dollars na worth millions, na nahuli yan siya, nakalagay sa mga sacks, sa mga
nung sa private jet niya nung nag-stopover sila diyan sa Hawaii. So wanted rin siya sa dollar smuggling at saka use of US banking system to hide his loot, yung illegal na collection niya or legal. Syempre, marami rin mga hindi gumagamit ng utak ng mga Pilipino na binibigyan siya ng kwan, monthly tight ang tawag nila. Siguro mga 10 to 20% ito ng income nila binibigay sa kanya. Actually, kung miyembro po kayo, magdalang isip na kayo, umalis na kayo. Pwede naman tayo diretso kumausap sa Diyos. Hindi na tayo kailangan ng isang Pastor Kiboloy para kausapin ng Diyos. Pwede naman direkta at saka marami naman dyan ibang matino mga pari, mga pastor, mga imam na pwede nyo mag-join na lang sa kanila. Hindi yung pastor na namumuliti ka, pinoprotektahan yung 330,000 extrajudicial killing cases, pinoprotektahan yung grab-ridden government ni former President Rodrigo Roa Duterte, and nagre-red tag sa station niya at nanawagan ng mga kudeta, mga ganon ang station niya. So at nakikipag programa sa TV na kung saan nanawagan ng nagde-death threat at nanawagan ng public disobedience itong si former President Duterte. At by the way, today they will go back to service. So titingnan natin anong next picture dyan. So yun, tiang sa Kongreso kasi okay, lifted na yung suspension nila. What comes next? Suspension ba by the Security Exchange Commission or SEC? Or withdrawal ng franchise dyan sa Kongreso? Sa Committee on Congressional Franchises? Or baka ba may niluluto na sila dyan na everybody happy arrangement na pagbigyan na lang siya i-operate basta tigilan lang niya yung pagbabanat kay Marcos. So tingnan natin kung tuluyan nilang ma-revoke ang lisensya. Kung hindi, di alam na this. Sinabihan na kayo ni Vat na meron silang echo-echo. Ganyan na ang politiko eh. Everybody happy. This one for you, this 30% for you, 50% for me, 20% for you, mga ganun-ganun lang yan eh. Everybody happy. Kasi mapera naman si tatay Kibs. Ha? Nababayaran nga yung mga communication experts niya tulad ni Jason Sen ng 1 million. So mga lawyer siguro more, mga 5 to 10 million a month. So tingnan natin. Basta what is sure, magsimula na ang hearing bukas at 10 o'clock. And stay tuned because Vlogcaster will listen in sa mga balitaktakan na yan. And I will update you on that. And we will give reaction to that. So watch out for that at 10 o'clock. Sana hindi maudlot. So again, the big question is, going back to our earlier statement, the big question is, will fire and brimstone apoy at bato na umaapoy will rain down on the Senate tonight para maudlot yung hearing bukas or tomorrow, like parang nangyari sa time ng mga payro na yung tumitigas sila sa demand sa kanila ni Moses at naulanan sila ng mga palaka, ng mga plague, ng mga peste, ganun. Will that happen in the Senate tomorrow? And another question, will Pastor Kiboloy appear? And when he appeared, a bright light descended on him and God said, "Do not touch my son. This is my appointed son." And then naging bulag at bingi lahat ng mga senador. Wow! That will be a miracle of miracles. Grabe! Kung mangyari yan, pati si Vat mag-convert na.
sa kingdom of Jesus Christ. Ay, ay. So, ganun kaya mangyari? And then, Kiboloy will enter Congress riding a cottony cloud of cloud, cloud up there in the sky, parang cotton, kung nakikita natin sa aeroplano, doon siya nakasakay. Or totally, Kiboloy will be a no-show. At magalit yung mga senador. Iwa-warning siya na ikuha namin ka, ipapa-aresto ka namin. So kung ipapa-aresto siya, number one question, iboboto pa iba yung mga pro Duterte senator sa kwan na yan, sa petition na yan, or sa desisyon na yan, susuportahan ba nila or haharangan nila na wag i-invite or wag ipa-appear si Kiboloy yan, or sila bato ba, mga sila Senator Bongo ba, although wala siguro si magawa si Senator Bongo, tahimik yan eh. Si Senator Tolentino ba, si Robin Padilla, babastusin ba nila yung mga witnesses, nahulog na yung kwan ko, yung belt bag ko, yung mga witnesses ni Risa Ontiveros, ha? So iharas ba nila, itatakutin ba nila, or imumove ba nila to end yung investigation? So yan, another view of Metro Manila. Andito kami, almost 500 meters above sea level, overlooking Manila. Yan ang subdivision ni Vat. So yan ang mga senaryo bukas, ha? Senaryo bukas. And then, siyempre, ang gusto natin makita yung mga testimony ng mga witnesses. So this is a very exciting day kasi may mga kaso kay Kiboloy, either inatras yung kaso or dismiss for in exchange of hundreds of millions sa mga miyembro ng hudikatura. So at least for the first time marinig natin sa Senado. Yun lang nga, kung hindi maudlot, kung hindi maharangan ng mga pro Duterte senators. So watch out for that and join me in my live coverage of that tomorrow with the VAT team. And please share this vlog to friends and relatives para they can join us tomorrow at 10 o'clock or 10:30 kung anong oras magsimula yung hearing. So also please tell your friends to subscribe to the vlog Caster Armand in YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.